Magandang umaga sa inyong lahat. So ito nung DFSO or Task Force Special Operation ng MMDA. So bago pumunta sa clearing operation area, ipakita ko muna sa inyo ito. Dahil ngayong araw, ngayon ang dating ng bagyo, yung bagyong Tisoy, mga alas 2 yata ng hapon or alauna. Ipakita ko muna sa inyo yung preparation ng MMDA. Ito, nasa harap ako ng head office. Ayan. Kung sakaling meron mga accident or bumaha dito sa Metro Manila, andito sila naka-assiste. So hindi ko pa alam mga ibang mga information para sa paghahanda nitong MMDA. So ipapakita ko lang sitwasyon. Ibig sabihin, naka-prepare sila kung ano man ang mangyayari sa ito nga, sa bagyo. May ambulance, mayroong fire truck. So lahat yan nakahanda. Ito yung Team Bravo, Team Alpha, saka yung Team Charlie. So wala na itong wala itong tigil, maski umuulan, diretso ang trabaho. Andito ngayon ang team ng MMDA along Bonifacio Drive or Mel Lopez Boulevard. Ito lagi na itong nadadaanan hindi pa rin umaalis. Pero ito yung nadaanan ng MMDA. Ito mga jeepneys na ito. Ito talaga ang sanhi ng traffic dito sa may Anda Circle. Ayan, ito yung Anda Circle. Ito yung gate ng Intramuros papasok. So ito yung mga titikita ng mga sasakyan dahil naka-double park. Ayan o. Unang-una ng shot dito. Ayan ang mga jeepneys na naka-double park. Maulap na oh. Ang dating kasi ng bagyo rito mga around 12 PM to 2 PM today. Ito mga tricycles. Wala nga palang truck ngayon dahil nga yung mga trucks ay kasama sa preparation ng MMDA dahil nga dito sa bagyong darating. Kaya dito na lang nilagay sa pickup itong mga pallet or paleta. Yung ibang team ng MMDA ando doon. Kaharang naman ang mga or inaharang para i-check yung mga dokumento. Ibig sabihin baka walang mga rehistro, walang lisensya yung mga drivers. Ano kasi merong mga kolorom dito ng mga tricycles. Pag ang mga kolorom kasi merong legit ng mga tricycles dito na mamasada. Yun. Kung sakaling madisgrasya yung tricycle o yung mga pasahero, wag naman sana, kasama sa insurance yun. Pero yung mga kolorong, pag nadisgrasya, wala. Wala talaga makukuha. Yun ang chinecheck ng MMDA. Ay, ang karamihan dito kasi, kolorong na, wala mga rehistro yung sasakyan, wala pang mga lisensya yung driver na namamasada. Ito sila na hara at walang mga helmet. Walang helmet yung angkas. So yun.
So, tignan natin ito, may pasahero. Tignan natin kung kompleto ang papeles. Pumapasada ka. Pumapasada ka. Dami professional. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo kanina mga kabayan. Pag ang mga tricycle dito ay namamasada at walang rehistro, walang insurance yung pasahero. Ayan o. Gamit na license. Kung ano man mangyari sa pasahero, walang makukuha dahil nga kulorum ang mga ito. Ito, i-advise na lang yung pasahero na ilipat sa or sumakay sa mga registered na mga tricycle na pumapasada rito. Ito, ito yung ano, yung pasahero na alalayan ng MMDA para tumawid sa kabila. Malapit na lang pala eh. Ayan, paano malalaman ng MMDA kung ano talaga yung legit yan or mga kulorom? Ang daming tricycle dito. Ano ito sir? May papeles? Wala sir, naiwan daw. Ah, yun. Ito, tanungin naman natin ito mga ito. Ito naman masada ito eh, naman masada itong dalawang ito. Ah sir, tanong ko lang, may kompletong papeles yung rehistro? Hindi. Wala rin. Without child ka rin. Lahat pinababa na, pinalipat sa ibang yung hindi mga kulorum na tricycle. Dito nga pala mga kabayan sa lugar na ito, dito sa may Anda Circle. Malapit lang yung sa Itamoros eh. Lalong-lalo na dito sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. So ayon sa observation ko, eh mas lamang yung mga kulorom na tricycle, walang lisensya at mga walang helmet. Katulad nito. So andito na tayo sa loob ng Intramuros at yung mga illegally parked dito, titikitan lahat. Ayan ang Manila Cathedral. Ito, sakop na ito ng Barangay 656, itong Intramuros. Nasa loob tayo ah, nasa loob ng Intramuros. Pinaka loob ng Intramuros. Yes, sir. Ayan. Ayan, ticket na to lahat. Mga illegally parked ito. Dito naman, pag diniretso yan, papunta na yan ang mga university. Ito pinupunta natin, ito yung dating immigration. Ayan mga kabayan, yan yung dating immigration. Hindi ko alam kung bukas pa yan. Bukas pa sir? Ah, bukas pa pala. Pero yung iba, ando na sa BGC, sa may Fort Bonifacio. Ito. Ito mga illegally park pala ito. Ito lang ang legit sa kanan, sir. Ito legit ito. On-site parking lang. On-site parking lang. Hawak ng... ng Manila Traffic Parking Bureau. Okay. So one side parking lang. Walang double. Walang double. Yun ang kukunin natin. Ito one side parking to. Eh paano itong kabila? Yun, hindi nyo kasama yan. Ayun yan, paano yan? Papunta doon. Ayun, paano yan? Ano? Yun ang alisin natin. Pero ang usapan nito, ano? Hindi nga, ito lang sa kaliwa natin lahat. Okay. Bawal po yan. Bawal? Bawal po. Kasi hindi nasakop ng sitio yan. Walang parking na tindan ng sitio yan. Ayun nga, ayun. Mula sa kaliwa natin lahat. Opo, oo. Bawal to? Bawal po yan. Saka na? Dito ka na. Good agency. Usman.
Bawal to. Opo, hanggang doon, sir. Meron po kasi yung traffic sign na free parking, one side. Hindi kasi natanggal yan, sir. Ah. Opo. Sa traffic mobility kasi nabago yan. Nabago. Ngayon, hindi nila natanggal dyan. Pero actually, wala po tayong parking dyan. Kasi binago nila yung traffic mobility. Hindi katulad yung dati. Ngayon kasi nilagyan nila ng city hall, hawak nila. Wala naman tayong city hall na parking attendant dyan. Dito lang po. Mga barurutan talaga dyan. Sino po yung mga pumaparada para malaman po namin? Baka ado po ba? Ang karamihan po, dyan din siya. Hindi ado? Opo. O kasi dati, wala tayong masyadong pasok. Pero alam po nila na bawal talaga po parada. Bawal po dyan. Kaya nga may mga railings pa tayo na nilalagay. Ngayon, ang ginagawa ng mga dyan. Yung mga pumaparada, tinatanggal. Yung mga parking. Kasi wala na tayo sa residential parking. Sila. Sa loob, malawak po. So, natatanggal mga parker lang, mga bystander? Ito lang, kasi nilagyan nila ng sitio ito. Yung sitio, hawak po ni Chairman Vichito. Kaya area mo pa rin ito? Opo, po. Matagal ka na rito? Sa immigration po, yan karamihan dyan. Pero pagbawal po? Bawal po dyan. Ayun. Pwede yan, maglagay yung mga ano sila, maglagay yung city hall ng parking attendant katulad nito. Kasi before, so ayan, ayon sa pag-uusap ng MMDA sa kanitong head security ng Intramuros, noong buong Intramuros, legal ito. Yun nga lang ang huhulihin yung mga naka-double park. Pero yung doon sa may tabi ng immigration or harap, yan ang bawal ayon sa head security ng Intramuros. Lahat ng mga niyan titikitan. Pero yung naka-sign na yun na pay parking, hindi pa pala natatanggal. Pero tatanggalin na yan. Ito yung sinasabi ng head ng security ng Intramuros na hindi pa natatanggal. Medyo naantala lang yung operation dahil talagang binirify ng MMDA bago dapat gumalaw. So, bali, tatlong tao ang kinausap ng MMDA o ni Colonel bago tinuloy ang bigyan ng aksyon ito. Naglabasa na yung mga officer ng immigration, yung mga naka-black, at kakausapin yata si Colonel. Dahil halos ng mga sasakyan dito, pag-aari ng mga taga-immigration. Ayun, hanggang doon, naglabasa na sila. Pakinggan natin yung pinag-uusapan ng immigration saka ng MMDA. Allowed kami mag-park dito kasi nag-request kami sa kanya. Siyempre, building. Mamod. Hindi, this year lang. Several months ago. Ito nga pala, kausap ng ni Colonel ng MMDA, itong pinaka-head security ng immigration. Ito nga pala ang uniform nila, yung mga naka-black. Kahit sinabi ni Yay ng Manila Parking, ano, may kopya pa rin. Sama yun po, sir, ha? Mawalang galang po, sir. Mawalang galang. May complaint. May complaint? Ako. Ang barangay. Ah, okay. Kaya nga, nakipag-contain ako sa barangay. Sa kanya, inaid kami. Nga ito nga, pinapag-mearing. Pasensya na po. Talaga na inaid so, kung mga, lugar. No, sandali lang. Kung makakuha naman kami nung approval nila doon, ano gagawin natin?
Wala ako kayo ng bukan. Hindi, approve na naman nila. So, wala yung lang yung... Hiyari nyo sa barangay din. Aray, hiyari nyo rin sa barangay. Para meron kayong ano, meron kayong... Alam nila. Para hindi kayo magalaw na. So, ngayon, yes, okay. Pasensya na po, parte na sa gobyerno. Actually sir, itong ano na to, itong parking na to, hindi siya for clients. Yan ang mga mga heads lang yan. Yung nga po sir, kahit na po anong posisyon nyo, kung naka-illegal parking kayo, titikita. Kaya nga sila kumuha ng ano, nakipag-court. Yung nga po, wala nang mga ano eh. Good morning, ma'am. Good morning, sir. 50 years na po yung immigration. 31 years na po ako dito. Ilang years na yung IDA? Dalawang taon lang. Yes, ma'am. 31 years na po ako dito. Yes, ma'am. So may MMDA noon pa po, diba? Yes, ma'am. Bakit po kayo naghahakot dito? Yan po, itong wala po kami hinahakot. No. Kasi lang po, sir. Relax lang po. Hindi po tayo nagkakaroon ng ano, ha? Kaso, may clearance po kami sa barangay, ma'am. Saan siya? Pabari sa amin. Ganito, sir, ha? Ganito, sir. May request ang barangay. Ma-clear ang barangay 636. Nasa sakupan yung ma'am to lahat. Okay. So, ngayon, ma'am, itinuusan niyo ng guy. So, ngayon, ha, silang nga dating kapitan, kasi ang gagawan, siya po ang nag-usa amin. Kaya hindi po kami papasok. Wala pong walang basbas ang barangay. Yung weekend, sir, ha? Kasi ito. Ang confidential po yung pag-aaral. No. Walang confidentiality. Institution Bureau of Immigration po, 50 years na ng building. Sir, yes, 31 years ako sa Bureau. MMDA, wala pong sinapatupad na ganyan. Kung gusto nyo pong tiketan, doon po. Kasi ito, mga officials po ito. Yun. Officials po ito. Ang mga Manila Park, ang Manila Park, parking attendant. Sir, andito po yung taga-Western, nag-usap-usap kami lahat, may bas-bas. So ngayon po ma'am, pasensya na po sa ngayon. Mawalang alam po ma'am, nirespeto ko po yung paliwanag nyo, nirespeto yung ano ni Chief, retired police, ako rin po yung retired colonel sa Manila. Kaya nga po sir, kung sino nag-uutos sa inyo, kausapin ko. I-hold nyo muna yan, wala kayong sinayon. Tapos na ma'am, nakikita na po lahat. Kapagkada na? Hindi, ayun na usap. Doy! Yan ang pangalingan sa ano sa barangay. Official, ano po yan? Mga government vehicle po yan? Yes, ma'am. Kami na doko doon. Pero nga, kahit nga government, nakikita namin kay police. Mali po yun. Mali. Ma'am. Mali po yun. Mali po yun. Mali po yun ginagawa. Ma'am, illegal parking. Wala po nag-iwan illegal parking. Wala. Sabi niyo po, dalawang taon pa lang. Dalawang taon lang po. Okay po. So, kaya nga po, ma'am, ako po. Ilang taon na po yung interest mo? Ma'am, 44 years. 44 years po yung MDA, dalawang taon. Hindi ko nga. 31 years ko, ako wala naman kung hindi din daw ito pinahalay. Ma'am, mula nung mag-ano si presidente na palabas sa regalo sa zona, so ilan umang yun? Diba, ma'am? Hindi po, wala akong confidentiality. Galing sa Malacanang, ma'am? Galing Malacanang. Siyempre, pareho po tayong gobyerno po. Yes, ma'am. Diba? Yes, ma'am. Walang sekreto doon kasi pareho po tayong gobyerno. Sa zona, ma'am, yun? Nabanggit. Napanood nyo, ma'am? Opo, nabanggit. Pakitaan nyo pa rin namin din. Wala po yung verbal. Wala pong verbal. Hindi na pala yung mami sa zona. Hindi po, ganun eh. Kayong panood. Kayong ito ba, taga-Western mismo. Ipakita
Ma'am, ganito na ba para hindi tayo mahabang usapan? Kasi ayaw ko sa lahat yung mahaba eh. Ayaw ko sa lahat yung mahabang usapan. Kasi pabalik-balik lang tayo. Ngayon kung meron po kayong problema, i-settle yung sa barangay. Basta kami nag-operate. Okay, ma'am. Saan yung barangay? Ma'am, thank you. Huwag pasensya na. Saan po yung barangay nyo? Nandito ngayon ang MMDA dito sa Del Pan Street. Ito yung mga nakapark na yan, legit yan. Yung mga titikitan lang ng MMDA, itong mga naka-double park. Ito, maambo na. Darating na yung Baguio. Itong tinitikete na ito mga kabayan, halongan ito ha, Del Pan Street. Yung sa banda doon, pag kumaliwa, yun na yung Saragusa. Nakilmit, nakachinilas. Ito, nagpiprepare na yung ibang team na sumusuot na ng raincoat. Dahil uulan na. Ayun na yung Baguio. Ito, naharang si Kuya at si Ate. Ulang helmet, saka naka-chinilas din. Ito pa, naka-chinilas. Bukod sa walang helmet, naka-chinilas pa. Kuya at Ate. Ito, Saragusa na ito. Papunta na yan ng Regal 10. Ito na, umula na. At ina-advise na ni Colonel na magsuot ng kaputi. So ano ito? Walang tigil. Rain or shine ito. Ibig sabihin talagang rain or shine. Walang tigil nitong clearing operation. So andito tayo ngayon sa may Saragusa. At palabas na ng R10 or Radial 10. Ito na yung team ng MMDA dito sa may Regal 10 o R10. Umuulan na, talagang walang intro itong clearing operation. Maski ang dito na si Pitoy. Ayan o, alaw lang ang dating ng Baguio o Alastos. Ayan, ito yung nga palang pangalan ng Baguio ngayon at tatamaan ng Metro Manila. Pero baka mapaaga si Pitoy yung Baguio pagka hindi na traffic. O baka hindi siya matuloy dahil masama ang panahon, di ba? Ito, titikita na ito mga lilipat dito sa along Melo Cruz Boulevard. Wala kasi yung scope na yun eh, or yung truck. Dahil nga naka-ready sa Metro Manila sa kanilang mga lugar na kain. So, alerto sila doon. Colonel Borba. Hey! Dahil tatakbo itong van. Ha, matindang mga saging o ano ba ito? Barangay? O baka may patay? Ito, kakanan sa Moriones, itong clearing team. Yun, tumigil ang ulan. Ayan, buwaba na si The Punisher.
Ticket na lahat yan. Ito, parating na tayo sa may kanto ng Moriones sa kanitong Tagupan. At papasadahan ulit ng clearing team itong Tagupan. Ito na yung Tutupan Center. Lumalakas na naman ang ulan. Ito pala yung mga truck ng bigas, oh. Ikikita na naman ito. Ilang ticket na ba ito? Siguro mga apat na pieces na ito. Noong nakaraang pasada ng clearing team dito, mahigit 10 na nakapag-park dito. Natanong ko nga pala kay Colonel kung kaya ng towing truck ito. Pero malaki ito ang pag-tow. Puno pa naman yung impounding area, kaya tikit-tikit na lang muna ngayon. Lakas na ng ulan, saka malakas na yung hangin. Masarap pakinggan yung sounds ng hangin. Talaga may bagyo. Yan, sa bandang kaliwa, mga naka-osli yung uso. Eto, nasa kahabaan pa rin tayo ng Dagupan. Ito kasi, itong team na ito, nag-aantay dahil nga doon sa mga trucks at ilang trucks din yung tinikitan doon. Ayan o, titikitan yan dahil nasa kanto mismo. Dapat kasi yung parking 6 meters away. Ayan, natikita na siguro ng isa nating kasama. Ayan, ang dami na naman ulit, oh. Alam tayo man ito. Yung kung natatandaan niyo yung mga nakaraang video dito sa may Tayoma, doon yung maraming motor noon. Ang dami na naman nakapark. Dito sa kanan, okay ito. Ito lang. Mga nakaharang sa sidewalk.